Kamusta nga ako, babayan? Bindoy Karedo. Nandito na naman tayo para sa one-on-one trade walkthrough. Invite ko na sa aking friend, no, si Eldrich. Sanay ako tawagin kang Jimboy, eh. Jimboy na lang. Jimboy na lang, boss, doy. Para medyo casual, yeah. Casual tayo. Sige. Wow! Lupit naman! Siyempre, doybins orig yan, eh. Doybins orig. Itong SCC, kaya ako na-trade to is, I think during last 2 weeks ng May, the whole month ng June, medyo nagkaroon ng short-term uptrend yung PSEI, no? So kung mapapansin nyo, during that time, lahat ng binabanatan sa market, more on yung mga leader, yung mga hierarchy na setup, usually mga 52-week high, multi-year high, tsaka yung mga all-time high. Kaya lang, ako naman, mostly, hindi naman ako ganong nag-lean ng trade sa mga blue chips. Pero this time, parang kinoconsider ko na siya. So that time, syempre kapag ka talagang magkakaroon ng bull run, ang una talagang itutulak niyan yung mga blues, eh. So napansin ko that time, yun nga yung mga hierarchy na setup ang binibigay ng favor ng market. So ang ginawa ko lang that time, since wala naman ako na trade sa mga yun, naganap ako nung setup na parehas dun sa mga tinetrade nung, kumbaga yung market team. So it, actually, dalawa to nakita ko, eh. Dalawa to na trade ko na ganitong setup. Pero for the sake ng discussion, ito lang SEC ang i-discuss natin. So paano ko ba nakita to sa SEC? So like I said, during that time, yung PSEI, parang nagkaroon siya ng short-term uptrend. Ngayon kung titingnan mo sa sectoral base, para sa akin yung mining ang pinakang ano, eh, maganda yung setup. So nung nakita ko na yung mining, medyo maganda yung ano niya, technicals. So naganap ako ng mining stock. Eh, itong sa SEC during that time, nasasama rin siya sa ano, eh, sa most active. Tsaka yun nga, sa gainers. So paano ko ba siya tinrade? So punta tayo dito sa chart. So kung mapapansin nyo dito sa chart, ang para sa akin, ang tinignan ko lang that time, ang importante sa akin level is ito. Itong previous na 52 week high niya, kung titingnan nyo, yan. At saka itong recent na 52 week high. So kung mapapansin nyo, ang entry ko dyan is dito. Dito, nag-break kasi siya dito sa mini box niya dito, eh. Yan. So, yan. So, nag-entry ako dito, eh, sa araw na to, which is, I think, June 30. So, basic lang, ang kinuha ko lang trigger dyan is ito. Itong break ng high na to, which is, I think, 14.7 something. At saka, nagdagdag ako dun sa end of day. Kasi, nag-break niya rin tong body na to sa 14.8. Yan. So, kung tatanungin nyo ko, eh, Jimbo, hindi pa naman confirmed breakout yan, ha? Ba't bumili ka dito? So, dito napapasok yung tinatawag natin na merong mga ibang factors na na-consider ako bakit ako bumili. Kasi mostly sa mga backtesting ko, dalawa lang naman yung nangyayari sa mga hierarchy ng breakout, eh. For example, itong 52 week high, it's either meron siyang retest or mini consolidation sa taas, which is possible yan na mangyari dito after ng breakout, or meron siyang build up dito sa baba. Yan. So ito yung nakita ko na opportunity para makapasok ng early dito sa setup na to. Kasi ang importante sa akin itong build up na nangyari dito sa baba, eh. So kung sa psychology mo siya titingnan, parang iisipin mo lang na parang nag-accumulate siya dyan malapit sa resistance para bumelo siya na mag-breakout. So nung the day after ng breakout, wala na akong ginagawa dun kasi na-execute ko na lahat ng position ko before nung breakout nitong recent 52 week high niya. Yan. So yan lang yung proseso ko sa entry. Ngayon, sa selling naman, ano lang, burahin ko muna yung drawing. Sa selling, ito lang yung tinitingnan ko dyan, eh, yung gap resistance. So kapag pinoreject mo yan dyan, makikita mo yan dyan. Or yung psychological na resistance na 17. So yun, yan lang yung mga kinoconsider ko dyan na kumbaga tipi-tipi yan o target. Yan. So dalawa yung tranche ng entry ko, pero isang araw ko lang sa in-execute. Tapos dalawa rin yung tranche ng selling ko. Pero ako kasi, as a momentum trader, napapansin ko talaga sa trade ko na mas more inclined ako na mag-sell sa strength. Kaya kung mapapansin nyo, 2 days yung selling ko, dito pa lang sa bullish candle na to nung nag-close siya, nagbenta na ako dyan ng kalahati. Kalahati or 60% ng position ko. Tapos the following day,
naka-monitor ako. So, nagbenta na ako dito. Nung, ano pa, parang sell-on rejection to eh. So, pwede natin sabihin na na-reject siya sa 17. So, nag-execute na ako dyan ng trail stop ko. Ang point ko lang dyan is, na-meet na yung objective mo, okay na yun. Execute mo na. Basta execute mo lang yung plano mo kasi huwag ka na mag-what if na tataas pa yan, mababa yan. Kasi pag bumaba yan, sasabihin mo sa sarili mo, ay sayang, sana in-execute yung plano ko. Eh pag tumaas naman, sasabihin mo, ay mali pala yung plano ko. So maling mindset yung ganun. So dapat execute ka kung ano yung plano mo. Wala nang what if. Ganyan din naman, gumagamit ako ng MAs, pero as a trend filter na lang. Gusto ko lang makita kung nasan yung price relative sa MAs. At saka, ginagamit ko lang talaga yung MAs kung makita kung uptrend o downtrend siya. Para makita ko kung paano ko i-approach yung trade. So, ganun ko lang siya ginagamit. Pero, mayor talaga sa akin price. Ito, pag tiningnan natin, makikita mo may mini box siya dito eh. So, since ang buying ko is above yan, so, ang cut loss ko is below ng box na to. Yan. Anywhere sa area na yan. So, yan yung cut loss ko dyan. So, below lang ng box na to. Trade invalidation siya. Awesome. Talagang, aggressive talaga ako mag-entry. Okay. Ganun talaga ako mag-ano. Or, ang gagawin ko is, tranche buying, isang aggressive, isa sa confirmation ng breakout. Parang ganun. Sorry, boss, may dadagdag lang ako. No? Sa mga viewers dyan, ay Boss Doy, no? Kung talagang nag-observe kayo ng mabuti. Sa totoo lang, ang dami niyang binibitawan na jutsu doon. Ang tanong na lang, kung inaaral niyo ba yun ng sarili niyo? Ito talaga, admitted din na pick up ko to kay Boss Doy. Kaya nga nung introduction ko, ang sinabi ko is dalawang level lang yung tinitingnan ko, which is yung previous na 52-week high niya at saka yung recent 52-week high. Kasi tatandaan nyo, kung marirecall nyo yung mga live stream ni Boss Doy, ito yung talaga sinasabi niya na ito yung mga natatandaan ng tao. Tapos secondly, ito, explain ko, bakit ako nag-aggressive entry? Kasi importante sa akin itong build-up sa malapit sa breakout point. At saka kung mapapansin nyo, ito, dadrop ko na rin, jutsu rin to eh. Makikita nyo itong box na to, compare nyo dito sa box consolidation dito sa taas. So, bibigyan ko kayo ng analogy. Kung sa bahay, merong foundation na tinatawag, compare mo tong box na to sa box na to, so pwede mo sabihin na negligible tong box na to kasi maliit. So, yun yung pinakang conviction ko sa sarili ko eh, kung bakit nag-aggressive entry ako dito. And I think the following day, hindi ko siya mamamonitor ng gano'y. Eh. I think meron kaming trabaho na hindi ko siya, I mean makaka-monitor ko pero execution wise, hindi ko siya matututukan gano. So, ito lang yung gusto ko idagdag na kapag nakakita kayo ng ganitong setup, tapos yung market natin is maganda. So, ito na yung parang gawin yung tawag yan, yung gauge or idagdag nyo sa ano nyo, sa arsenal nyo kapag nakakita kayo ng ganyan. So, yun lang. So, again, this is a breakout trade from Jimboy. No, ayaw niya magpatawag ng Eldrich. Both previous 52-week high and then nagkaroon siya ng aggressive entry based sa consolidation pattern na ginawa na box. I think that's more than 3 weeks, no? So imaginein mo yung consolidation pattern na ginawa. And then after that momentum coil na ginawa na consolidation pattern, di bought the breakout. Yun lang yun. So aggressive entry and then nagkaroon siya ng 2 tranches sa kanyang buying day and sa kanyang selling day, sinakyan lang niya yung momentum until the biggest green candle, nag-auto sell na siya kasi malapit na sa resistance. Ganun lang. And then the next day, nag-sell all siya ng kanyang position sa rejection ng candle. So, ito marami na rin nagsasabi pero kumbaga no, in-incorporate ko na to sa mindset ko na focus ka lang sa process. Huwag ka masyado mag-focus sa outcome. Kasi palagi ang outcome, resulta lang yun ng tamang prosesong ginawa mo. At saka hiramin ko din yung binitawan ni Seriously sa MYM dati na ang trading talaga may time element kasi maraming aspiring traders na nagmamadali kasi masyado silang na-attract doon sa potential na kitaan sa trading. Pero well in fact, it will take time talaga. Kumbaga,
sinasabi nila great things takes time talaga. Hindi siya simple siya pero hindi siya madali. Ang importante talaga mag-stick ka sa grind day in day out. So kahit talo ka, kahit yung progress mo mabagal, basta consistent ka lang sa ginagawa mo. So again, focus lang sa process, huwag sa outcome. Darating din yung time mo na yung skill or yung profitability na hinahanap mo. Darating yan. Basta grind ka lang ng grind. Focus ka lang sa project. So, yun lang. Sige. So, paalam na tayo sa ating mga kababayan. Bye-bye. Sa susunod na trip. Paalam mga kababayan. Bye.